Bago tayo mag-umpisa ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito, at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mahalagang balita. What's up mga idol, magandang araw sa ating lahat. Nababahala na ang gobyerno ng Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Hindi kasi pinapayagan ng China na ang mga eroplano at barko ng mga militar nito ay makapasok sa teritoryo ng Taiwan na nagdulot ng ilang sigalot. Hindi natakot ang Taiwan sa China, at pinakita din nila ang kanilang mga bagong armas sa pamamagitan ng paglalagay ng mga barkong pandigma, fighter jet, at missile launcher. Ang sitwasyong ito ay maaaring makaapekto sa Pilipinas, dahil malapit tayo sa Taiwan at maaaring subukan ng China na palawakin ang kanilang teritoryo sa ating mga karagatan sa West Philippine Sea. Nagpadala na ng mga pandigmang barko at mga bagong missile ang US sa Taiwan bilang suporta nito. Hindi pababayaan ng US ang Taiwan dahil sa malaking tulong ang Taiwan sa US. Dito kasi kumukuha ang US ng mga makabagong teknolohiyang mga microchips na ginagamit sa mga robots at iba pang mga high-tech na kagamitan. At isa din sa ayaw ng US na masakop ng China ang Taiwan dahil ito lang ang tanging nagpapahiwalay sa mga kalapit bansa. Nagbigay din ang US ng $8 billion na defense package para mas mapatibay pa ang depensa ng Taiwan laban sa China. Nag-ugat ang lahat ng yan sa kagustuhan ng Taiwan na humiwalay sa China. At dahil na rin sa bagong halal na presidente nito na si Lei Ching-tae, natakot kasi ang China na baka magdeklara ang bagong presidente ng kalayaan laban sa China. At ito na nga ang nangyari, ayaw nang magpabuli at maging sunod san ora ng Taiwan sa China. At dahil sa ginawa ni Lei Ching-tae na galit ang presidente ng China, agad itong nagpalabas ng animation video kung paano nila sasakupin ang Taiwan sa mabilis na paraan. Hindi ito nagustuhan ng Taiwan kaya pinaghanda rin nila ang kanilang mga sundalo upang maging alerto sa pananakop ng China. Ang Taiwan ay meron lamang 180,000 armies, masyadong maliit at mababa ang bilang ng kanilang mga sundalo laban sa China, pero meron naman silang 1.6 million na active personnel reservists na handang lumaban kung sasakupin ang kanilang bansa. Samantala meron namang 2 million soldiers ang China at 510,000 na reservists na handa ring makipagyera anumang oras kung ito'y iuutos ng kanilang presidente. At mas di hamak na malalaki at malalakas ang mga nuclear at mga bagong high power na armas ng China. Kahapon nga at kanina ay 10 Chinese military aircraft ang pumasok ulit sa southern airspace ng Taiwan. 11 ang Chinese warship at 4 na Coast Guard vessels din nila ang umaligid malapit sa isla. Dahil sa ginawa ng China, agad pumagit na ang US, na huwag ituloy ang kanilang pinaplanong sakupin at salakayin ang Taiwan. Pero nagmatigas pa din ang China at hindi pinakinggan ng US. Naghahanda na ang China para sa pagsalakay nito sa Taiwan at hudyat na lang ng Pangulong Xi Jinping ang hinihintay ng kanilang general. Kung sakaling masakop ng China ang Taiwan, mas mabilis na rin itong masakop ang mga teritoryo ng Pilipinas, katulad na lang ng sa West Philippine Sea, na walang kahirap-hirap nila itong sinakop na hindi man lang gumagamit ng dahas. Ikaw idol, ano ang masasabi mo sa China? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa.